kasyo mga ka-joker. Mayroon akong kwento sa inyo. May kwento ko sa inyo mga ka-joker. Ang kwento ko tungkol sa batang ginyo nagbakasyon doon sa Visayas. Kasi may pinsan sa doon. Ganito kasi mangyari mga ka-joker. Bago ang lahat, siya pa sa inyong lahat na tagapakinig, tagasuporta ng aking channel. Sana niyo magustuhan ang aking mga kwento, kwentong ka-joker. Tara, samahan niyo ako guys. Kasyo, mga ka-joker, tinawagan nila yung pinsan nila ng taga-Batanginyo. Sabi niya, insan, bakasyon kayo dito, dito sa amin. Kasi matagal na kayo, hindi nakikita tayo. Gusto ka namin makita para makita mo mga pinsan mo dito, dito sa Visayas. Mula noon mga ka-joker, tumango, nag-reply naman itong Batanginyo. Sige, pupunta ako dyan, insan. Bangan nyo ako. Mga ilang mga araw mga ka-joker, dumating yung pinsan nilang Batanginyo. Pumunta doon sa Visayas. Pagdating nilang nila, tuwan-tuwa siya, yakap dito, yakap doon, insan, maraming salamat na ikaw nakabakasyon. Kami malugod namin na igagalak nito na nandito ka kasi napakatagal ang panahon. Maliit pa tayo nakikita yung last na time na yon, pero nandito ka. O nga, alay ko, insan, sabi naman tingin nyo, ako ay natutuwa rin, ay nagagalak na kayo ay nakikita ko. At ngayon nasilayan ko kayo lahat na nandito ako. Maraming salamat sa inyong pagtanggap at lubong sa akin na welcome ako dito sa inyong lugar sa Visayas. Sabi ng mga Bisaya, o nga naman pinsan, welcome na rin ko dito. Kung gusto mo, dami mamasyal tayo, dami kami buko. Gusto mo, umuhatay mo ko? Oh, sige, insan. Gusto ako, umuha buko. Gustong-gusto ko yan. Ako bihasa yan mga aakit ang buko kasi napakalawak yung buko sa amin doon sa Batangin, Batangas, insan. Promise, kayang-kaya ko yan. Wala, sige, insan. Aakit ka doon sa buko. Kasi alam ko, bihasa ka pala yan. Mula doon mga kasyo, mga ka-joker, pumunta sila doon sa puno ng niyog. Daming, may mga niyogan din, daming mga niyogan din Bisaya mga kasyo. Sabi pa na yung ano, sabi ng Bisaya, insan o, oh, andyan ang buko, kukuha tayo dyan. Ay, sige insan. E pag ang problema mga kasyo, mga ka-joker, ang daming bunga yung buko. Kumpul-kumpul ang bunga mga ka-joker. Di pakitaan agad ng gilas sa Batanginyo nyo, umakit agad sa niyog mga ka-joker. Ang bilis, ang problema niya doon, pag akit na doon sa taas, ang daming bunga, kumpul-kumpul, diretso agad siya sa taas, pumatong sa doon kasi hindi niya makita ang ano. Pero sabi naman yung pinsan nila nga Batanginyo, insan, turo mo lang sa amin dito saan ang buko ere kasi hindi ko makikita ere. Oh, ay, kumpul-kumpul ang bunga eh. Ay, yung problema naman yung Bisaya ang mga ka-joker, nakalimutan niya yung bandang kaliwa, Tagalog sa kaliwa ba? Yung sa Bisaya naman, yung alam niya ang kanan tuo ang Bisaya, yung kanan tuo, yung kaliwa di niya malala kung paano magbigkas ng salita ng Tagalog. Sabi niya sawa. Ngayon mga ka-joker, sabi na yung Bisaya, ano kayang Tagalog sa ano, sa wala, wa, sawa. Sabi sa amin mga kasyo, yung salita ng Bisaya, yung wa, kaliwa, kaliwa yon. Ngayon nagtatanong uli yung pinsan niya sa Batanginyo na doon, nakasatuktok ng
niyog. Insan, saan ba iri ang buko? Turo mo ay di ka makita iri. Napaka ano eh. Kumpul-kumpul yung bunga eh. Saan mo ang buko? Sabi niya. Sabi ng Bisaya, insan, nasawa. Nasawa, insan, nasawa. Ah, insan, ano ba yung ano? Maliit, malaki yung sawa? Insan, maliit o malaki, kailangan puto, kukunin mo na yung buko. Nasa sawa, sawa. Ay, insan, huwag kang magbibiro, riyaan. Ako'y lulundag na iri. Ay, huwag kang lundag, insan. Basta kuha ka ng buko, sawa. Maliit man o malaki, basta sawa, insan, sawa. Sa sobrang takot ng batang ganyan mga katyukir, biglang tumalun siya. Sa sobrang takot, pilay-pilay ang pinsan nilang batang ganyan mga katyukir. Mula noon, hindi sila nakakuha ng buko, dinala nila sa ospital ang kanilang pinsan. Pinabagaling doon kasi tumalun siya ah, daw ma kasi malaki maliit sabi sawa. Wala noon mga ilang mga buwan mga doon siya hindi siya nakauwi agad sa Batangas. Nakatambay muna doon siya sa Visayas mga kasyo kasi nagpagaling siya sa pilay niya. Pilay siya buti ganun lang inabot niya kasi hindi naman gaano makataasan yung buko mga kasyo. Hindi sa gaano na ano na ano na ano agad ng katawan niya kasi sakto lang. Sa kamatibay-tibay rin ano, masil-masil rin, masil-masil din ng ano, matangin niya mga kasyo, mga kajukir. Kumbaga matigas din yung katawan. Pilay-pilay lang kunti. May pasa. 'Yun ang inabot niya ron. Nagpagaling siya sabi na yung Bisaya, "Binsan, huwag ka muna, uwi muna ngayon. Magpagaling ka muna dito para maayos ang sakit mo." Sabi na insan, ay ikaw kasi insan, sabi mo sawa. Insan, sorry talaga. Hindi ko talaga sukat akalain na ganyan pala mangyari. Hindi ko kasi naintindihan, nakalimutan ko kasi yung kaliwa. Kaliwa pala yun, hindi sawa. Kasi sa amin insan, yung wa. Kaliwa. Kaliwa yung wa. Kaya, ang dinig sabi ko sawa. Dinig mo sawa. Pasisa na insan ha. Ano sige nangyari? O sige insan. Ngayon insan, pupunta naman ako. Sige, magaling siya. Kulang-kulang silang isang taon bago nakauwi doon ano, insan yan po sa doon sa ano, sa Batangas. Kayo naman insan. Alam mo yung mga tropa mo, pizza, mga tropa mo diyan, eh, mga taga inyo. Sama na natin doon kasi ako lang bahala sa pamasahe kasi medyo may kaya talaga yung Batangin niya mga kasyo, mga katsoker. May kaya. O sige, magaling na sila doon. May tatlong tropa sila na sinama kasi naging kaibigan nila roon. O sige insan, kung gusto kayo, may mga tropa pits mo, isama mo doon sa Batangas. Kasi sabi nila gusto nila mag-apply ng trabaho doon. Ako bahala, sige ako naman bahala sa pamasahe, yung tatlo na yan. O sige insan, sige insan. Sige. Nag-agad sila, nagligpit ng agad sila mga gamit, mga kasyo, mga kajoker, ang mga yung tatlong sinama nila doon, pupunta sa Maynila, dito sa Batangas. Ngayon, malaking alon yung time na yun, kasi kasagsagan yun sa medyo habagat mga kasyo, mga kajoker, habagat ang time na yun. Mga live o beer, yung buwan na yun. Habang sila pumunta doon sa mga kasyo, doon, nakasakay na sila kay Juan ang tiket mga kasyo. May tiket na sila. Sumakay na silang barko. Pagdating sa doon sa Queridor mga kasyo, malapit sa Batangas na yung mga Queridor. Queridor, malaking alon. Biglang lumakas ang alon. Biglang bumabayo ang hangin. Di mga kasyo, sa sobrang takot naman ito, pumaro. Marunong sila lumangoy pero yung tatlo sabi naman ano ah insan yung mga kasama ko naglaglaga na
Ayun sa bahala, yung pinsan pala nila, ang galing lumangoy yun. Magaling, magaling yung ano, si Watagin nyo. Ang galing lumangoy. Mula noon, mga ka-joker, biglang humanon ang alon. Di, na ano sila? Hawak sila sa, yung iba, nakahawak ng, may kuha silang galon, may lifesaver na yung iba. Yung isang Bisaya, hindi nakakuha ng lifesaver. Wala din galon. Marunong sila lumangoy, kaso nanghihina siya. Ngayon, sumigaw siya. Sa Bisaya kasi, mga kasyo, yung mga kajoker, yung sabihin, tabang, tabang, ibig sabihin, sa klulo, tulungan mo ako. Tulong, 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 tulong. Parang ganun, tulungan mo ako. Ang sigaw naman ni sa Bisaya, tabang bay, bay, malunod ako bay, tabang bay. Sabi ng Batangin nyo, ah, narinig niya, ginanong nyo ng dagat, tinikman. Yung tabang sa amin, sa nanghingi ng tulong, ginanong naman sa dagat ng pinsan. Sabi ng pinsan niya, ah, napakasunungaling ere ng mga Bisaya eh, ay napakaalat ere, ay sabihin tabang eh, ah, mga sa joker. Ito nga kwento guys, matutunan nating fourth aral kung saan man tayo. Sana magustuhan ninyo ang aking joke na kwento, na sana kung ano gusto nito, marami pa akong maikwento sa inyo. Sundan na ninyo ang aking channel na Movieshow Vlog, subscribe, like and share. Huwag kalimutan kalimbang all para update kayo sa lahat ng aking mga video na darating. Shout out naman dyan kay Boy White, kay The Expat Light 101. Boss, maraming salamat sa pagsubaybay sa akin channel. At saka kay Iring Sungkaban, maraming salamat. Shout out naman kay Boy Maas, salamat din ha. At lahat-lahat ng mga Tropa Pits na may Carmela's World, maraming salamat. Kay Ma'am Derlis Datuti, Tuti Underlist Channel, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin noong nakaraan na hindi niyo ako iniwan. Naging dito na ako ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.